kung ano ang gusto mong ma-experience, all you have to do is to raise that vibration para ma-manifest mo kung anong gusto mo. At meron pong nagre-request ng ito. Sabi nila, ano nga ba talagang dapat tandaan pagdating sa law of attraction para maintindihan mo kung ano ang law of attraction? O paano ba ito gagana para sa iyo? Gagana ba ito talaga para sa iyo pag naintindihan mo o hindi siya gumagana talaga? Ano ba siya? Kinakailangan ba ng jump starting yan? Oh. Hi beautiful people, ako po si Miss P, Princess Javier Castro, creating videos to help you live a great life filled with happiness, love, and success. Kung bago ka sa channel na ito, please consider subscribing. Pindutin mo na rin yung bell para updated ka sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. Ito ang binabanggit sa law of attraction. Ito ay isa sa mga terms na ginagamit nila. Energy. We are all energy. Merong ano yan eh, ito yung explain sa quantum physics that we are all energy. Pag daw tayo ay nilagay sa isang microscope or under a microscope, everything, including you, me, this microphone, tong console, yung wall, lahat, everything that you see around you is all energy and it vibrates. In-explain yan sa quantum physics na pag tinignan mo daw yan under a microscope, subatomically, merong space. May space. Hindi siya talaga purely solid. Ito yung mga sinasabi ng mga scientists. Ang in-explain niya ni Mr. Planck. At ibig sabihin, if it's a vibration, you just have to lift your vibration for you to manifest something. Yun ang sinasabi ng law of attraction. Kukunin ko ang ilan sa mga salita dito na nanggaling sa explanation ng isa sa mga nagpasikat ng librong The Secret na si Michael Beckwith. Si Michael Beckwith, isa na siyang ano ngayon, isa na siyang pastor. No? Siya ay isang spiritual leader sa Amerika at isinasama niya sa kanyang pagturo itong tamang paggamit din ng law of attraction. Pwede bang ang law of attraction ay hindi mo gamitin? Pwede bang ganon? Actually, hindi mo siya hindi ginagamit o hindi mo siya hindi pwedeng ginagamit. Ang importante, malaman mo kung paano siya mag-work for you. Hindi ito isang bagay na hindi mo dapat gamitin o ito isang bagay na dapat mong gamitin. Ito ay talagang nangyayari o gumagana whether you like it or not. Ibig sabihin, meron kang choice. In other words, it's like law. It's like law of gravity. Hindi siya, porque ayaw mo siyang gamitin, hindi siya mangyayari. Hindi ganun. Yun ang sinasabi nila. Okay? So, hinahiram ko lamang, dinadagdagan ko yung ilan sa mga sinasabi. Maraming mga sinasabi dito sa aking research na sinasabi din ni Michael Beckwith. Si Michael Bernard Beckwith, ang isa sa mga bida doon sa law of attraction na isinulat po ni si Rhonda Burns. Sabi nila, we're not just flesh and blood. We are also energy. Mm-hmm. We are vibrational beings. Yun ang sinasabi niya. Makikita mo lahat ay vibrating. In other words, everything is moving. In other words, pagka-moving, kung ano ang gusto mong ma-experience, all you have to do is to raise that vibration para ma-manifest mo kung anong gusto mo. May mga binabanggit doon sa libro na Secret that when you imagine things, mangyayari. Tama din yun, pero kulang yun. Maraming mga kulang doon. In fact, meron ding sinasabi si Dr. Wayne Dyre na supposed to be kasama siya sa pelikula na yan, pero he opted out. Kasi meron siya mga gustong sabihin o meron siya mga gustong ipakita at gustong ituro na hindi na isama doon sa final cut ng pelikula. Ito yung mga babanggitin ko sa inyo. What was emitted out from that book
no? Na feeling ko, it's logical na maintindihan natin at meron ding rason kung bakit siya umalis doon sa controversial na secret. More on material things. Ito yung sinasabi kasi. Oo. More on material things ang binabanggit sa the secret. Na pag wala kang pera, imagine mo lang, may pera ka na. Oo. Hindi pwedeng ganun. Maraming pang proseso for you to be able to manifest it. At isa na nga yung pag-increase ng iyong vibration. Last time, pinag-usapan natin dun sa emotional guidance scale that you need to get into a better feeling so that you will increase your vibration. Bakit importante yung vibration? Because ang explanation ng ilang mga namuno nitong law of attraction or itong law of manifestation or the art of allowing, ang binabanggit na tayo daw ay galing lahat sa iisa lang ang source. We can call him God, infinite intelligence, Allah, Buddha, no, Krishna, whatever you want to call him. Ako, I want to call him God. Ang binabanggit ay lahat tayo, regardless of your religion, nanggagaling lang sa isang source. Okay? And that source is infinite. That source is intelligent. That source is abundant. That source or that God is all-present. Diba? All-present. Wala siyang time. Yun ang binabanggit. Walang time. In other words, kung naniniwala ka na nanggaling ka sa source, naniniwala ka na nanggaling ka kay God, then you are not just a physical being, but you are actually a spiritual being in the beginning and still is and just having a physical experience or human experience. Ulitin ko ah. Kung ikaw ay naniniwala na nanggagaling ka sa source, kay God, who is infinite, who is abundant, who is all-knowing, then ikaw ay isang spiritual being din. Sabi nga niya, di ba, anak tayo ng Diyos. Kung anak tayo ng Diyos, then we are also part of Him. So lahat tayo, kayang tawag natin sa mga kasama natin, di ba, kapatid. Kapatid mo sa pananampalataya, kapatid mo, we are all brothers and sisters after all. In other words, kaya nga merong commandment si Jesus, di ba? Don't do unto others. O, di ba sinabi niya, tinuro niya, don't do unto others what you don't want others to do unto you. Magkakapatid kasi kayo. O, magkakasama kayo, isa lang ang lahi ninyo at ang lahi ninyo, ang race ninyo ay God. So there is a God. There is yung salitang good comes from God. There is goodness in you. Kahit na gaano ka pa kasama, meron pa ring magandang nananalatay sa iyong puso. Ganun, ha? Okay, so kung naniniwala ka na nanggaling ka sa kanya, then we are spiritual being having a human experience. Siguro dapat yan muna. Namnamin mo muna ng mabuti yan. Oo, iba-iba kasi ang alam lang nila, they are just a physical being so happens to have a soul. Hindi po. We are soul first in the beginning. We're just, you know, journeying in this world. Tayo po'y nagta-travel lang dito sa mundo at eventually babalik din tayo sa kanya. Kaya may mga naniniwala kami, mga Katoliko, naniniwala kami na may langit, na eventually magkikita din kami ng mga yumaon na namin, mga mahal sa buhay. Mga maraming Kristiyano, ganyan din ang paniniwala na may langit at eventually magkikita din sila na kanila mga yumao sa buhay. So, if that is the case, then dapat ito isang unang prinsipyo that we all have to agree that we are all spiritual beings having a human experience. Yun. Ito, sinasabi. Kung ikaw ay
merong sama ng loob. Okay? Kung ikaw ay merong sama ng loob, galit ka sa mundo, merong kang inis sa kapwa-tao, hindi ka marunong magpatawad, ibinababa mo ang iyong vibration. Alala niyo din sa emotional guidance scale. Diba? Meron akong nilagay, meron tayong pinag-usapan doon. Ang pinakamababa ay anger. Diba? Isa sa mga pinakamababa yan, depression, anger, grief, no? So, pag dun ka sa lugar na yan, at yan ang emotion mo, at namamalagi, namamayani yan sa puso mo, bumababa ang iyong vibration. Vibration, hindi ito yung ano ha, yung ginagamit ng mga manghuhula. Oh. Ito yung, this is what is in you. Yung what you emit. The energy that you emit to the world. Okay? Binababa mo yung vibration. Ito, ang sinasabi ni Dr. Wayne Dyre, sabi niya, applying the law of attraction, sabi niya, hindi mo makukuha ang isang bagay if you just want it. You attract what you are. You attract what you are. The energy that you have is all what you attract. Kung kunwari, gusto mong magkaroon ng partner sa buhay, no? Gusto mong magkaroon ng lover or asawa, girlfriend, etc. You get the emotion of that having yung merong ka ng lover. For example, anong gusto mo sa isang partner mo? Gusto mo mabait? Gusto mo mapag-alaga? Gusto mo malambing? Di ba? Ano pa ba? Gusto mo yung maalalahanin? Kinakailangan align ka muna to that. Kinakailangan ikaw mismo ay mapagmahal, mabait, maalalahanin, malambing, etc. Kung ano yung gusto mo, kinakailangan ikaw muna yon bago mo ma-attract yung taong gusto mo. Uh-huh. Nakuha mo, most of the time, lagi hindi naka-align ang mga gusto ng tao sa kanyang sarili. Gusto niya to pero galit siya sa tao. Gusto niya yung magkaroon ng girlfriend or boyfriend or asawa. Pero hindi naman siya lovable. Paano siya magkakaroon ng attraction to someone who would love him or her? Di ba? Kinakailangan mong ma-adapt yung qualities that you want that other person to be before mo makuha yung tao na yon. Ngayon, kung material na bagay, for example, you want money, you want success, etc. Hanapin mo yung mga qualities na yon. Ano ba yung feeling of abundance? What is that feeling of abundance? Kaya nga yung mga nananalo ng lottery, most of the time, nanalo sila ng lottery, may mga kilala siguro kayong nanalo na ng loto, o may mga kwentong mga nanalo ng loto after a while, nawawala yung napanalunan. Bakit? Bakit? Because they are not vibrationally prepared. Nanalo lang sila but they don't feel that they deserve it. They feel na parang mawawala din yun and it's the first, maybe the last. Oo, na mapapanalunan nila. Yung mga nagtatrabaho sa, hindi man lahat, pero yung mga ibang nagtatrabaho sa sales, most of the time, iniisip nila, this might be my last check. Diba? O bakit ganun? Diba dapat mas maganda yung, meron pang susunod. This is already a manifestation of what I want. At meron pang susunod. Diba? Most of the time, pwede mo maano yan eh. Pwede mo because of hard work, pwede mo makuha ang gusto mo but eventually mawawala dahil nga hindi ka aligned with your vibration. Hindi ka aligned with what God wants you to be. For example, gusto mo ng bahay, gusto mo ng sasakyan, you want abundance, you want all of these material things. Pero ikaw mismo ay hindi prepared for it. You might lose everything kasi hindi ka nga prepared for that. Hindi ka aligned. Dapat iisipin mo, ano ba ang feeling ng abundance? Ano ba yung feeling nun? Diba? Ano ba yung feeling nun?
Ano ba yung naandun pag meron kang maraming kang pera? Ano ba ang feeling nun? And how would you act towards others? Importante din yun. Importante rin yun. Hindi po pwedeng you want to attract something pero hindi mo kayang gawin yung gusto mong maging. Ha? Okay, so you have to lift your vibration. Isa yan sa mga isa ng mga prinsipyo na gusto rin ipaalala sa atin ni Michael Beckwith, no? Alright, ito pa. Kung gusto mo ng love and peace and harmony, those things will be drawn to you. Okay, na-explain ko nito, ha? Kinakailangan, mahal mo ang sarili mo. Kahit ikaw ay mag-isa, in love ka sa sarili mo, kahit ikaw ay mag-isa, para ma-attract mo yung lover, yung asawa na gusto mo. Dahil, pag hindi mo mahal ang sarili mo, ang gagawin mo, you will pull people to love you and manipulate them to love you. Ano mangyayari? Nagkakaroon ng crush ng relationship. Nagkakaroon ng discord or disconnect pagdating sa relationship. Pagka ikaw ay complete, you have to be complete first. Even in psychology, sa mga progressive teaching, sinasabi nila, you have to be complete first before you can ask someone to join you in your life. Or else, magiging ano ka lang, magiging dependent ka sa iba. O magiging dependent ka sa magiging ka-partner mo. You always want an assurance. You always want a validation. You always want someone who will validate your feelings. Oh, ito, binabanggit din that anything that you ask from God, your source, the infinite intelligence, He will always answer. Sabi niya, eh bakit minsan hindi ko makita? Malang parang walang sagot. Hindi ako sinasagot ng Diyos. Nagdadasal ako. Pero hindi naman dumadating yung mga panalangin ko. Ito ha. There is always two things at the end of the stick. This is naman a principle of Abraham Hicks. Ang binabanggit niya, there's always two sides of the stick. Something that is wanted and something that is lacking. So which part are you when you say something like, I want this, do you really want it badly? Or nagbibigay ka nga ng affirmation pero ang feeling mo naman is a feeling of lack. For example, gusto mo ng lover, gusto mo ng boyfriend or girlfriend or asawa, pero nandun ka sa positive thinking, pero ang feeling mo talaga, deep in your heart, you are lacking of it. Kinakailangan, you have to radiate something that you are already having it. Uh-huh. So, ang Diyos, pag humingi ka sa Kanya, sasagutin ka niyan. Ang tanong, saan ka? Nasaan ka nung sinasagot niya ang mga requests mo? Sabi nga nila, parang nga daw, parang ang analogy nila, parang waiter. Pag umorder ka ng hamburger, di ba? Ang order mo hamburger, ibibigay sa'yo hamburger talaga. Hindi po pwedeng may variation. Kung gusto mo cheeseburger, cheeseburger ibibigay sa'yo. So, eh, nasaan ka nung dineliver sa'yo yung cheeseburger? Nasa bahay ka ba? Wala ka ba sa bahay? Nasaan ka? Oh, baka iba naman ang frequency mo kaya hindi kayo magkita. Alright. For example, naghihirap ka. Meron kang problema that you want to solve. Ang question should be, ano ba ang quality na dapat mag-emerge sa mga panahong ito? Yan. Yun ha? Ang question daw dapat ganun. Dapat iisipin mo, ano ba ang feeling ng abundance? Ano ba yung feeling nun? Diba? Ano ba yung feeling nun? Ano dapat mag-emerge in this type of situation sa buhay ko? Most of the time, they question,
Bakit? Diba, bakit ito nangyayari ngayon? Oh. Pero dapat ang tanong, anong pwede kong matutunan dito? Okay, for example, ano yung pwede kong ma-share sa mundo? With this type of situation, what can I do for others? What can I do for others? Ano to ah, maraming explanation dito eh. Bakit ang problema ko tungkol sa akin, pero bakit ang kinakailangan, ano pwede kong maibigay para sa iba? Because when you give, so you shall receive. Diba? So kung ano yung binibigay mo, yun din ang matatanggap mo. Alam mo, ito ang isa sa mga technique. Pag wala ka daw trabaho, maghanap ka ng isang kaibigan mong walang trabaho at tulungan mong maghanap ng trabaho. Yung trabaho na hinahanap mo para sa sarili mo, lalapit sa'yo. Try mo yan. Try mo yan. Wala kang trabaho, maghanap ka ng ibang tao na tutulungan mo na walang trabaho, makahanap ng trabaho. And alam mo nangyari yan sa isang kaibigan ko, promise. This person has been listening to me for a long time. Naging kaibigan ko na siya. Wala siyang trabaho. Sabi niya, samahan ko lang tong. Sabi ko, subukan mo maghanap ng isang kaibigan na wala rin trabaho. So there was this one time, niyaya siya nung isang kaibigan niya, samahan mo naman ako. May interview ako, wala akong kasama. Okay, so may interview, sinamahan niya. Hindi naman niya sinamahan dun sa interview area, no? Pero ibig sabihin, magkasama sila to go to that building, magkasama silang kumain, nagpepentuhan sila, etc. And this person is always beside this other person na naghahanap ng trabaho until sabi niyang ganun, oh, kain-kain man yan. Parang naging uplifter siya bigla. Kain man yan, you're going to get this job. Alam ko, gustong-gusto mo itong trabaho na yan. Alam mo, nakuha nung taong yun, yung trabaho, and then days later, itong kaibigan ko was able to also get a work nang hindi siya nag, alam mo yun, hindi siya talagang nag-a-apply for it. Gusto niya magtrabaho dun sa lugar na yun. Sa opisina yun, pero hindi siya nag-apply. May kakilala siya na nakausap niya, na sinabi sa kanya na, oh, gusto mo bang magpa-interview ngayon? Nangangailangan kami ng disposition. Oh. Ayaw mo ba yun? Okay na. Okay, so you ask this question, ano ang purpose ko? Bakit ba ako nailagay dito sa planetang ito? Bakit ba ako nandito sa planetang Earth? Ano bang mission ko? This is the time when you ask yourself these questions. Pag marami kayong problema, these are the questions that you need to ask yourself. Ano ba ang purpose ko? Ano ba ang contribution kong pwede maibigay para sa iba? Ano ba ang dapat kong gawin dito sa mundong ibabaw? When you ask this type of questions, these are empowering questions. Ito binabanggit ni Michael Beckwith. These are empowering questions. And these questions will be answered to you by God or by your source through inner prompting. Meron mga intuitive hints. May mga signs. Tayo mga Katoliko, mahigit sa mga signs, di ba? May mga signals. Oo, may mga symbols na maiintindihan mo na ikaw ay tinatawag papunta dun sa ganitong klaseng direction. Malalaman at malalaman mo ang sagot. The thing is, importante muna, kaya importante muna na ikaw ay mataas ang iyong vibration. Pero pag hindi, hindi mo makikita. Oh, hindi mo makikita. Most of the time, pag tough ang kondisyon ng mga tao, pag may problema, ang mga question na tinatanong nila ay, ano ba problema? Naghahanap sila ng pwede nilang masisi. Ano pa? Bakit ako? Yan ang mga tanong, no? Yan ang mga tanong. So palitan natin itong mga tanong na to. Palitan natin ng ano ba pwede ko magawa para sa iba? Ano ba dapat ko matutunan dito? Ano bang mission na gusto ipagawa sa akin ng Panginoon? Alright. Yung ganitong klaseng disempowering questions, God will always answer that too.
Because your attention is focused on the negative things, marami pang dadating, you will be haunted by a bed of excuses. Bakit ikaw? Bakit, di ba? Bakit maghahanap ka ng mga taong pwede mong sisihin? Etc. Etc. Oh, pwede mo na sabihin, eh kasi, ano ako eh, hindi ako akma para sa ganito. O kaya naman, ang daming excuse. Ako ay hindi mapalad. Oh. Pero pag empowering questions, makakakuha ka ng tamang sagot. At you will be led to the right direction. Okay. Ito ha, regardless of what religion, ano ba ng circumstance mo, sa buhay, God always answer. Hindi yan pang mayaman at hindi lang din yan pang mahirap. Yan ay universal. Para sa lahat, ang sagot ng Panginoon, depende lang kung saan ka, pag nagtatanong ka at nagsasagot siya. Pag sincere ang iyong tanong, God always answers. There is no way that He doesn't answer. You just have to be sensitive. And you have to itaas mo yung iyong vibration for you to be able to be more intuitive. Mararamdaman at mararamdaman mo yan. Oh. Kung ang Panginoon ay He doesn't repeat Himself, hindi siya nagkakamali. Ayan. In other words, tayo ay unique expressions of His presence. Sa dami nating tao sa buong mundo, ilang billion tayo? Oh. Ilang bilyon tayo, wala kang katulad. Wala kang katulad. Kahit kakambal mo, hindi mo kaparehas because you are unique. So in other words, may mandate ka na para i-discover ang sarili mo. Oo, you have to find out kung ano ang purpose mo. You have to find out kung ano ka, di ba? At sino ka. Huh? At kinakailangan mong hawakan yung you are infinite. Because you are God's child, you are infinite like Him, and that life is always evolving. Life is always evolving. Walang ending, kasi infinite eh. So, lahat pati yung pag-journey mo sa mundo, wala yung I already have arrived. Walang ganon. It's always a journey unfolding. Ganun, di ba, no? Oo, it cannot be done, sabi nga ni... You are never going to be done. Sabi nga ni, ano yan, ni Abraham Hicks. If that's the case, ito na yung ilan sa mga dapat inyong pagkatandaan sa law of attraction. Okay. Possibilities ngayon will reveal itself pagka ganyan na ang inyong ugali. Magiging malalabas ang mga potential. Importante lang, you just have to be aligned. Kinakailangan, how do you be aligned and how to increase your vibration? Pinag-usapan na natin dito, di ba? Develop a more prayerful life and meditate. Visualize. Kinakailangan, wala kang resistance sa circumstance for whatever it is. Nawala ka ng trabaho, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mawala na ako ng trabaho, wala akong papakain sa ano ko. God will always provide for you. Thank you, Lord. I know that when a door closes, a window opens, di ba? Oh, may, baka mas malaki pa yung bintana sa pintuan. Oo. Kinakailangan available ka. Kinakailangan you are receiving it by developing yung mga prayerful life na. Okay. Most of the time, victim consciousness is where many people live. Yan ha. Yung mga nangyayaring ito sa akin, ginawa ng kung sino-sino, yan ang mga salita nila. The world is not fair. Somebody else's fault. Pati yung mga numero sa birth chart niya, di ba? Oo, sinisi na. Tapos yung kanyang astrology, yung kanyang stars. Malas siya. Oo, walang malas-malas. Yan ang karma mo. Yan ang binabanggit. Usually, pagka ganito, pagka pagod na ka ng maging sick and tired about
the wrong things that are happening to you, this is the right time. Actually, this is the time when things open up to you. Mga posibilidad, ang dami mga posibilidad. You just have to be a little bit open. Oh, so yung mga ginagawa, isipin mo, there is something more to it. Okay, ito sabi ni Michael Beckwith, that is the time when you say, help God! Yan. Ang kanyang acronym sa help is, hello, eternal loving presence. Yan. So embrace that. Embrace it. Okay. Ito na. Yung mga prinsipyo na sinasabi niya. Oo. You should understand daw that pain pushes until vision pulls. Katulad ng binanggit ko kanina, pag ikaw ay ipit na, maghahanap ka at maghahanap ka ng vision that pulls you up and will uplift you. Oh. Diba? In other words, kung for example, kung may mga, kung if this experience will last forever, ano yung mga qualities na kinakailangan ko? Love, peace, ano ba? Whatever it is, sabihin mo yun. Ano yun? Define it. And then, pag yung attention mo ay nag-focus doon sa mga qualities na yon, yung mga magagandang qualities na yon, yung manifestation mo of wanting something and that dream that you ever wanted will come fast. Oh? Sabi niya to. Ito pa sabi ni Oprah, when pain pushes you, it gives you that vision that will encourage you to ask for more. Ask for something better. Yan. And pag nakuha mo yung the quality, like the peace, the love, the freedom, etc., at you are concentrated on that, nakakalimutan mo na yung pain that goes with it, mas tumataas yung vibration mo, mas nagmamanifest ka ng mabilis. Ito yung prinsipyo na sinasabi niya. Potential is always bigger than the problem. Hindi ibig sabihin na wala nang challenge. May challenge. Kaya lang, yung challenge na yun will pull more potentials. Sinasabi din ni Abraham Hicks. Sinasabi rin ito ni Dr. Wayne Dyre. Marami pang iba, mga teachers on mga... Kasi Dr. Wayne Dyer is the father of motivation. He's also part of... Before even sumikat itong The Secret o itong Law of Attraction, he has been teaching this manifestation for a very, very long time. Marami din mga iba pang mga teachers on Law of Attraction. Sinasabi nila, hindi ibig sabihin pag you are deliberately creating your reality... Eh, ayaw mo na ng problema. Actually, gusto mo nun. Because that actually gives you more things to ask for. Di mas enjoyable, di ba? Comfortable ka kahit may problema ka. Alam mo kasi na yan ay ano, temporary. At alam mo may solution yan. Number two, you have to ask what if questions in times of when you want to manifest things, you want to ask these questions. For example, what if my needs are all met? Ano ang magiging buhay ko? For example, kailangan mo ng, usually, health. Yan naman ang mga problema ng tao eh. Health, pera, ano pa, relationship. Most of the time, yung tatlong yan, yan ang basic na nag-emerge doon sa need ng tao. Oo. Yan ang mga kinakailangan. Yan ang mga gusto mo. Di ba? Gusto mo maraming pera. Gusto mo meron kang... daming mga material na bagay na gustong bilhin. Gusto magkaroon ng asawa, o girlfriend, or boyfriend, o mahal sa buhay, di ba? O magiging ka-partner mo habang buhay. Gusto mo health, better health. Kung lahat yan binigay sa'yo, ano kaya ang magiging buhay mo? You ask those questions. Pag ipit na ipit ka, at gusto mo mag-manifest ng something, you ask this question. You ask that question. Ito pa, what if everything is working out for my good? Actually, nung nandun ako sa kabilang istasyon, matagal ako dun eh.
And I have to say goodbye already for maraming rason. And it's a choice that I need to do for many, many, many reasons. Ang tanong ng iba sa akin, sa kalilipat? Alam mo, sagot ko, hindi ko alam. Hindi ko alam. But I think meron akong calling that I need to live. I need to leave that station for me to be able to grow. Parang for me, tapos na yung mission ko doon. Walang halong ano to, eklabu. Pero yun. So I found DWIZ in a situation where hindi ko in-expect. Promise. Hindi ko in-expect na dito pala ako ililid ni Lord para magprograma din ng katulad nito. Oh, ito, isa sa mga questions pa. What if yung mga bad things na nangyayari, I will lead you into a greater potential? Sabi nga ni Winder when someone asked him, Wind, mawala na ako ng trabaho. Alam ang sagot niya, congratulations. Kasi you're being led to something better. When you lose something, there is always something better that comes by. Pag nagtatanong daw kayo ng what if questions, you will be able to see small little miracles coming to your life. So, mga maliliit na bagay ay nagmamanifest na. Okay. Ito na, visualize. Siguro minsan pag-usapan natin itong visualization next time, ha? Tapos you have to talk about it, pero mamili lang kayo ng mga tao pagtutuunan ninyo ng tao. Dahil hindi po lahat ng tao susuporta sa inyo. Hindi po ganun ang lahat ng tao susuporta. You cannot actually win everybody. Sa totoo lang. Oo. Kahit na anong bait mo, hindi mo mawi-win lahat yan. Impossible. There will always be people who will say something against you. But that's not supposed to put you down. Hindi mo na kinakailangan din pakinggan yun. Ang pakinggan mo, yung relationship mo sa sarili mo at relationship mo sa lumikha sa'yo. Ganun lang. Okay, so kinakailangan itong visualization. Alam mo, maraming nagkakamali dito sa visualization. Ang sinasabi nila, when you visualize, makukuha mo na lahat ng gusto mo. Katulad na nabanggit ko kanina, di ba? Pag na-visualize mo, hindi pwedeng ganun. I want a house. Pag gising mo, pagbukas mo ng mata mo, may bahay ka na. Hindi pwedeng ganun. Hindi po pwedeng ganun. Alright, ito pa. Okay. Okay, when you talk about it, you have to talk about it to only few people who supports you. In fact, ito, dapat careful kayo. Ito, tandaan nyo to, ah. Pag may mga plano kayo sa buhay ninyo, sabi nila, di ba, kinakailangan sabihin mo, you have to say it out loud. Oo, you have to say it out loud, pero kinakailangan pipiliin mo ang mga tao sa paligid mo na makakarinig ng pangarap mo. Dahil may mga ibang tao na iba ang energy nila, mababa ang energy nila, and they don't wish you well. And sometimes sasabihin na rin na nahihibang ka. Nahihibang ka, hindi yan para sa'yo. O kaya naman, ang dami din ang sasabihin, hindi ka yayaman dyan, hindi ka magiging successful dyan, ang daming hindi pwede. And once na narinig mo yung mga yan, sometimes nanghihina ang loob mo. Ayaw mo nang ituloy ang pangarap mo. Ayaw mo nang makinig sa inner calling mo o sa iyong mission. Ayaw mo nang makinig dyan dahil nananaig na ang boses ng hindi po pwede yan para sa'yo. Ito pa, you have to talk about your vision more than your problem. Ito, kinakailangan daw po, hindi niyo daw masyadong pinag-uusapan ang inyong complaints. When you are complaining more than talking about your vision, you are in inertia. Ito pa yung exact words ni Michael Beckwith. I hope you find value in this video, and if you do so, please give me a thumbs up. I-share mo na rin sa mga friends and loved ones mo, the people that you care about, so that like you, they too can live a great life. I'll see you next time.